the Pro Esports naman of Myanmar. So, pakilala ko lang to mabilis. RRQ dito. Si Win gagamit ng PNK or X-Win rather for Popol and Koopa. Albert naman dito para sa isang link. Skylar naman for this show. Show for the Johead. And 824 for this Veil. Ayan, ako po. Tagal na rin hindi nakita si Veil eh. KSO naman dito for Claw Esports rather. KSO naman dito for Farsa. Echo naman for the Stamps. Kufra naman, pero naku po, wait lang. Si KSO doon, ha? Nabawasan na din pala ang buhay. Binagangat-ngat lang din man. Simple lang. Kumulit ng dami. Sabagay siya, si Farsa na rin yata yung tumangke nung anay ng buff kanina. So, si DJ naman dito for the Kufra. Rex69 naman for the Badang. And Loser, Kid X for the Scary. Na, oh, eto na. Mga ibigan, RRQ with Aling. Claw Esports with Akari. Na, oh, ano kaya ang mag-standout dito? Early game potential ba? O late game potential? Early game, RRQ. Late game, syempre, Claw Esports. Alam naman natin yan. And, Akari yan. Pagkaya nagka-item, bumabalik na ng laban yan. And, for this one naman, Link naman for RRQ. Alam naman din natin, sa early stage ng game, napakadaling pumatay niyan. Lipat-lipat din ang bilis mag-farm, ang daling patabain. So, yun naman for Link dito. Plus, damage output as well. Or, sa level, mabilis pa level. Eto na, naku po, sa top lane, RRQ dito, show, makadadali ba? Pero no, show, for sure, pero baka 50NK, ladies and gents, mukhang gustong kumamit. Pero apat yan, nakita dito na nag-flex si Kufra to disengage para kay X-Wing, pero kinukulit nila yung golden buff dito naman ng Claw Esports. I mean, yep, gold buff yan, yung crab coin, pero wala akong makukuha ang casualty pa rin. It's still, wala pang first blood. Mga best swap. Nako, tamang flex na naman dito kay DJ. Oops, pasok in. Para kay Albert, lalaban pa din. Nakuha, bouncing ball lang naman for that flicker. Out lang din. Malang mamamatay pa rin. First blood still. Up and alive. Pwede pang unin. Oops, DJ dito. Wala nang buhay. Top lane, napag-disengage. Yung ginaman kaagad. Ang Claw Esports. Pero that aggressiveness for RRQ, napakalupit ha. Talagang kinulit. Sila pa ang nakakuha ng ano, ng crab coin dun. Ginangster-gangster din nila. So, tingnan natin, mga kaibigan. Oop. Harap nga pala, Cherry Mobile. Ito, gamit yung cellphone. Mamaya, ilalive review namin tong ano, Cherry Mobile unboxing. Para tapos unboxing. Ito lang, ah. Para meron ng pambasa ng comments nyo, syempre. Ganyan kayo kahalaga sa akin. Ito na, game. Wala akong ano. Paano kaya yun, pay? Ba't ganun? Wala ang hindi. Pati rin sa ano? Sa game din ata mismo? Oh, okay, sige. So, tingnan natin. Ayusin natin yan, mga beswa. 1-0 na pala dito agad for the side of RRQ. So, let's back to the ball game. Naku po, si PNK. Papasok ang kanyang aso, tutang pikit dito, pero di kakayanin na there's a trap planted din naman for the RQ for additional vision. Grabe ha, yung mga traps ng PNK dito, kitang-kita niya naman, nakikita niya yung Kufra dun, kung saan sa bottom lane, kasama si Joe. Pero sa top lane naman, nakikipag-trade lang, gusto pang kumuha na pangalawang kill, click out para kay Rex. Ginamit na lang battle sa ultimate para dito kay Badang, dito Badang, angat na din ng aso, pero the aso ay patay, wala nang buhay din dito ang PNK as well. So, akala ko tatlo, pero naku po, gusto pang bumanat. Neto, ni Puya Badang natin, meron pa yung pa-dash, pero yun na nga lang, Shoshu completes that kill. Masyado ang malalim dun. Rex, ha, nakalimutan mo na hindi mo pa nasasalo yung mga skill ng, ano, ng Johead. So, nabitawan siya dun. And, tuloy pa rin boxing, 3-0 tayo, agad din naman pala dito. Mga besties, there's an off-camp kill as well sa carry pala yun. Nasa kabilang banda ng mapa, pero sa top lane lang for that far sa patay. 4-0 kagad tayo dito. 4-minute game time. Lalaban pa lang din dito sa bottom lane. Naku, Kylar, wala nang buhay against this Echo na mag-isa lang. 1-2-2 pala setup dito. Nako, ayun, meron na. Tapos mahina-hina din. Mahina ba yung mic? Delay lang.
Yun, no. Eh, now, inay, nice na. May delay lang kasi din talaga eh. Pakahirap din na ninyan. Ayusin. So, eto na. 5 minutes and 30 seconds into our game time. 4-0 lead kagad tayo dito. Of the favor of Team RRQ. Turtle has been taken, ladies and gents. Nakuha na ng Team RRQ as well. Ang laki ng ano ha. 5 minute game time. Ganito na agad yung ano, yung gold lead. Sa yung sabagay, nakapag 4-0 din naman kagad dito ang RRQ sa early stage na din. Tulad nga na sinabi ko, Ling yan eh. Ling yan, singaling-aling yan. Nangirap tapatan yan sa simula. Pero pag kaya naman si Ling, nabaog mo naman ng early stage ng game. Worth it yun. Kasi hindi mo siya din mararamdaman na rin halos pagka nag-collect game na. Pero ayun na nga, mga kaibigan sa bottom lane, napatay. Pero ang isang Tams, pero for that off-cam kill, the first kill ng Claw Esports, nakakuha lang din lang dun sa top lane for Claw Esports. Plus a trade ng tower din dito. Yun nga lang, tier 2 tower na yung nabasag sa nila sa bottom lane. And first tower pa lang sa top lane ang nakuha ng Claw Esports dito. Pwede at least still objective sila ng objective. At yun yung mga bagay na hindi mo na mapabalik pa. Pag nabasagan ka na ng mga tore at saka ng ano, Nel, pa cross-check ng live natin kung okay yung mic, in-game sounds ha. Okay, ano, para matansya natin. And eto na, 6 minute game time and 4. Shoutout nga pala kay Ronel, kay Taguro. Ayan, na siya ang makikita nyo nagpo-post-post din niya sa Just ML Battalion. Eh, prop, ayan, mga besi buff. 7 minute game time na tayo dito. Nako, 4K gold lead pa rin naman. Still for RQ. At least hindi na lumaki pa. Lalo, yung lamang ng RQ against Claw Esports. No? Napigilan na nila yung paglaki ng gap. Pero, kailangan nalang nilang habulin. No? Ibig sabihin sa napigilan na paglaki, yung at least from 5 minute game time kanina, 4K lang na yung lamang ng RRQ. Ngayon, 7 minutes na. Almost 5K, nasa 4K pa lang din. Ito na. Naupo yung echo dun sa bottom lane nga lang din for this stamps na. Kung dire-direcho na yata mo, nagkamali ako ah. Talagang hindi papaawat ang RRQ sa pag-abante dito with unstoppable force. Laban lang din man din sa carry, patay. Kailangan pa rin mag-farm yan. Kung Skylar, another one. Patay lang din man din dito si Kupra. Lalaban pa. Hindi na. Disengage. 8-1 ang ating score. The 7 minute game time and 35 seconds. Oops, feather airstrike na para sinisigurado lang ni KSO na hindi kukunin yung buff nila dito. Para sa tropa ko yan eh. Para sa tropa niya yung mga buff na yan. So, huwag niyang paalaman. Para kay Kari. Tingnan natin si Kari. Si Kari, 0-2 na. So, pinaka-crucial pa naman dito ang isang marksman. Kailangan mag-farm. Item dependent yan. Look at that item. Naka-windtalker din si Kari dito. So, iba ang inuna niya. Inuna niya yung yung attack with the critical na magpapop din naman. Pero to laban pa mga kaibigan, that damage from Badang, grabe, nakita na natin ang connection ngayon dito. Badang with that ultimate pinagsisapak sa pack sa PNK with a killing spree naman din dito para avail. That's gonna be 1-4-3 trade and I think that's a problem. No, pinasok nila si PNK tas tatlo yung naging kapalit sa nila. Hindi na lang sana nila pinasok, di pa sila nalugi mga best, diba? Pero wala, hindi rin siguro lang in-expect na ando dun yung teammates lang din ng RRQ. Papalagan sila, matapos nilang ibuhusan lahat kay PNK. Gusto mio, Ginoo. Okay na, eto na daw, ayan. Shoutout nga pala, eto, nabasok kay Jeremy Narito. Okay na lahat, Zeus. Ayun, salamat sa iyong feedback. Eto rin, sabi naman dito ni Greg Do. Just ML, mag-live din po kayo sa YouTube para mapanood namin sa TV. Sana mapansin. Thank you. May share ba din? Charot sa'yo, Greg Do. Subukan natin na ma-permit tayo sa YouTube mag-live. Why not? Pero for now, exclusive muna po tayo dito sa Facebook. And yung replays naman natin, mapapanood sa YouTube for the replays. Pero for the live stream, we are exclusively doing the live sa Facebook. Eh, pero gusto ko sana din yun, ha? Maganda idea yun para napapanood nyo kami sa bahay nyo. No? Sa mga smart TV dyan, diba? So, try nyo na lang yung monitor kabit nyo sa ano, HDMI lang naman yun. Yung monitor, or yung sa CPU or laptop. Meron. So, maganda lang ano yun. Ito lang ginagawa ko. Eh. Kanina po, sino nanalo? Ayan, tinatanong naman dito ni Andrea Diaz. Sino doon nanalo? Ay, ni Nick Nock pala. Sino doon nanalo? Onyx nanalo kanina, 2-1 against sa EVOS SD. Meron pa EVOS Legendary, ha, by the way. So, eto na. Ibang tayo dito, back to the ball game. RRQ against Claw Esports. Update lang tayo.
9 minute, 10 minute game time na tayo. Si Socio, pwede nang palagan, pero yung galang that ulti from Kuprai, di tumama, walang natumaan kahit ni Banino. Eto na, lalaban na lang din, mga bases with a feather airstrike, gusto pa din patayin. PNK, running out of life, pasokin na naman dito si Kupra, pero nakakuha na Cyclone, ayaw, mamamatay lang din. And another one, ikaw sa backup. Pwede lumapag, pwede bumanat, pero wag na. Disengage na for the Claw Esports na wala sila dito ng tank. Ang daming skills na nasayang din sa kanila. So, hindi na rin naaayanin pumalagpa. Pag kung pinalagan nila yon, matuturn around pa. Pero ito another one. Oh, gandang pasok din ni Kuya Sylar doon. Ginamit niya yung flicker niya para hindi na makapag-feather airstrike si Farsa at hindi na makaka-clear yung minions na paparating, di ba? So, dinelay-delay niya lang din. And aside from that, tinry niya lang din na kung maganda yung pwesto ng Wave Dragon niya pabalik, sure ba't papatay niya si Farsa, panigurado ako. Nagkataon lang na napunta sa Torre kaya di niya ginawa eh. Pero ang napaganda yung pwesto rin, Turbul yun. Wala pa naman kasama. May kasama si Farsa din pero hindi ganun na instant death ng papatay si Show. Ito na yung Lord, nauha na ng RRQ. Goodbye time na rin nga pala yun ha, sa ginawa ng Show na kumulit-kulit niya. So that option na pa Turtle Lord ay may Lord objective para sa side ng RRQ. Tuli na ang boxing dito. Mga kaibigan, ako po si TJ, wala na naman. Bang buhay, patay. Kaga dito kakabuhay pa lang niya na Kufra 05 po na kanyang standing ngayon. RRQ now doing some pressure for this plot esports tatlo. Ang tatlong lanes dito ang pinapressure ng team RRQ. Tuloy-tuloy pa din ang boxing. Mga kaibigan, nako po, eto na. Feather airstrike para dito kay KSO. Pero napakalambot, my friend. Pinatay din kagad. Nice setup play dito naman para ay Badaang ubus ang mga buhay. That damage area of effect of ultimate of Badaang is the real Badaang. Napakagaling naman nun. Ubus ang buhay, pati mga pantubos ng team RRQ. Nakita niyo yun, sakit ng Badaang. Stew on the floor. Buti may mga panahakas yung RRQ dun. Kung wala, tapos ang boxing dun, ubus sila. If ever, nakita na natin the power of Badaang. Isang sapak, talo ang isang katutak. Carry na lang talaga ang pinaka-ano dito. Pinaka-crucial for Claw Esports if they really want to do a comeback potential against RRQ. Yung Badaang online na online, sakit ng damage, perfect timing lang. Carry, yes, may item na pero hindi pa rin yan sapat, syempre. Ito pa, na another one. Ako, naharangan na naman. Parang may grak na ano eh. Ibang level na grak, kumbaga. Oops, ito na pala. Ayun, Persian, nandito na din pa dito. Ayan, okay na si Persian. Wait natin. Sa second series na daw siya, papasok in. Pero ngayon, greetings na lang tayo dyan. Ayan, mga besties ha. Bren Aura 7:38 time. Yan tama. Ayan, shoutout sa'yo, V-Sherb. V-Sherb Gem Pack. Ayan, last series pa si Bren Aura. Maganda yun ha, MPL 3G, sinabi ko kanina. So, magkakaalaman din doon. Kaya asahan ko kayo, asahan ko kayong bumalik mamaya sa laban ng Brenda's Aura. Game. Ito na, back to the ball game. Nako po, yung Ling ha, sa last item na, BOD pa ata bubuin. Sobrang taba na naman nito, 10k farm, pero walang kill ha. Wala siyang kill, pero 10k farm, napakalupit niya na. This Ling is doing it, my friend. For show, naka-quincent na, makunachi na yan. Jawhead dito, nag-abulabul lang din ng item, pero damage output, damage wise, okay na. Veil, ganun din. Nako, masakit nga itong RRQ, hindi mabubuhay itong itong Claw Esports. Sa iteman pa lang, ang tataba ng heroes ng RRQ. 11k gold lead ang meron dito sa RRQ. Tingnan nyo naman, ultimo si Veil. Naka-lightning truncheon, naka-holy crystal, tapos lock of destiny. Sino nga na bang mabubuhay dyan pagka hindi ka bumuo ng magical damage item. Ay, ng mga magical defense item, di ba? So, mahirap na sitwasyon ng Claw Esports. Sinasabi ko lang, what I see is what I say. Lamang ang RRQ, hindi lang sa sobrang lamang, oh. Sobrang lamang ng RRQ. 14 sa lahat. Sa lahat, lamang sila sa lahat. Na, oh. Taghirap ngayon si Kara dito. Laki ng niya dito ah. Laki ng pressure ngayon dito for Claw Esports. Isang magandang set ni Badaang, ni Kufra, Farsa. Yung tatlong yun, turbo yan. Makaka-wipe out yung mga yan. Tapos si Kari, free hit lang. Magandang pwestuhan naman sa kanya. Hindi setup. Diba? So, Portamus naman dito.
Oh, magandang ano lang din, magandang pagpasok lang kay Tamo, Turbol lang din yan. Ito na yung Lord, level 2. Lord, kukunin na ng RRQ, nakakuha na lang. Ang Claw Esports, gustong kumante si Milip, Philip sila dito. Nako po, naikipagsanian lang din, Manzor. Ang lambot lang din ni TNT, if ever, ha? At yung buhay niya ng Farsa lang, ang tumira-tirada sa kanya. Eh, halos sa 40% ng life kagad dito, eh, nabawas. So, eto na, 15 minutes and 11 seconds of our game time. Tingnan natin kung this might be the final push ng RRQ o dediretso pa rin ang makadepensa pa dito ang team ng Claw Esports. So, the pressure is real or the defense is real? No, sa aming depensa lang mga kaibigan. Depensa yung Lord pasok dito, hampas. Pwede pang madepensahan to basta may feather airstrike siguro. Basta may feather, magka-feathered airstrike si Farsa, turbo yan. Basag lang naman yan. Ayan, basag lang yan. Okay na. Wala nang skill yung Lord din dito. Papasok in. Feather airstrike. Tulad na sinasabi ko. Ginamit na din. So, by depensa lang naman dito for the Claw Esports. Kapit na sa cellphone but the bottom lane is real. Basag na lang din. Dalawa na ang nababasag dito. Counter side na tower ng Claw Esports. Pero ba, mamba-out lang din naman for KSO. Tuloy na ang boxing dito. Wala pa rin na mamatay. Pero buhay ba? Naku po, yung badang dito na pag-ultimate. Pero patay pa rin siya. Wala na buhay dito ng members ng RRQ. Pero lamo pa lang din. Geohead as well. Running out of life. Patay. That's gonna be 2-for-1 trade. Well defended for Claw Esports, pero apat pa nga nilang kalaban, ha? Tatlo sa apat, pwede pang mangyari. Mukhang gugustuhin pa talaga din ng RRQ, tuloy lang ang pressure, walang uuwi at walang nahuling isda. Wipeouting dyan, lahat na, kumbaga. Pero yung dito, Tamus, na upo sa top lane lang sa bilang banda doon. Shutdown lang, ubos. Apat ang patay for the Claw Esports now. RRQ doing the final push. This might be it. Nakupo, galit na galit. At doon, ang tatapos ang ating game number 1. We'll go to RRQ. Grabe, team mga kaibigan, ang pinaki